guys! Welcome back to our channel. Ayan, so guys, nakita nyo naman, napansin nyo yung background ko iba. Kasi, hindi ko pa nasasabi sa inyo na lumipat kami ng bahay. Medyo magulo pa dito sa isang kwarto. Natutulog si Nauno dun sa isang kwarto. So, itong kwarto na to, medyo storage area or stock room, ganyan. So, ang dami pang kalat sa paligid ko. So, nagtingin lang ako ng background na talagang medyo malinis-linis. Ayan, para makapag-vlog ako. Kasi matagal na akong hindi nakakapag-vlog, guys. Sa sobrang na-busy nga kami kasi nga naglipat kami tapos magbabakasyon pa kami this coming June. So talagang busy-busyhan na ang peg, guys. Pero gusto ko mag-taste review sa inyo, guys, kasi matagal ko na rin tong hindi nagagawa. Last time kasi pumunta kami sa Korean store na favorite talaga naming puntahan. And then first time ko nakita itong drinks na to. Sabi nung anak ni Ate Maluna si Aliyah is bumibili sila nito. So sinerch ko, ito palang drinks na ito is a Korean soda. Ayan, tapos meron siyang mga flavor. So, lahat ng flavor na available dun sa grocery na Korean na pinuntahan namin, binili ko talaga, which is itong banana. Ayan, available doon. Peach, available doon. And yung strawberry. Ito yung sinasabi ni Aliyah na natikman nila. Pero sinerch ko sa internet, marami pa palang flavors ang available in the market. Bali, itong tatlo lang kasi yung available dun sa Korean grocery na pinuntahan namin. Ayan, so guys, samahan nyo kung tikman ang drinks na ito. Tikman dito sa kanilang banana milkies banana flavor. Sabi dito banana carbonated drinks. Ayan. Ito pala, ang isa nito is 4 reals. Ayan. So medyo affordable naman kahit pa paano. So tikman natin. Ah, para talaga siyang soda. And amoy banana. So meron akong glass dito para makita nyo din kung anong itsura niya. Oh, it's color yellow sa loob. Okay. Matagal ko na itong nabili. Ngayon ko lang talaga siya mabibigyang pansin na tikman sa inyo, guys, para at least may idea kayo kung anong lasa niya. So, tikman na natin. Mmm. Sarap siya. Hindi mo masyadong malalasahan yung flavor niya na banana. Mas more on carbonated siya. Soda. Ayan. So, very, very light lang yung pagka-flavor ng banana. Akala ko kasi nag-overpower yung banana, pero hindi. Okay, so dito naman tayo sa kanilang peach. Siyempre, hindi ko ubusin. Sasakit ang tiyan ko. So lang tikman. Tapos, siguro, babalik ko sa ref. Inumin ko kapag gusto ko. Ayan. So, dito naman tayo sa peach flavor. Okay. So, muna kasi baka maghalo yung banana. Okay, dito na peach. So, ang peach, ang color niya is white. Kung yung kanina banana is yellow, ito naman white. Ito yung amoy. Amoy peach. Kung yung banana kanina, medyo may tamis na konti. Since ang banana nga matamis, diba? So, ito may pagka-weird ang lasa. Medyo mapait. Hindi naman mapait. Mapakla. Yun, mapakla yung lasa niya. Pero, nice pa rin. Kung papipiliin ako banana or peach, banana ko kasi medyo may tamis. Ito medyo mapakla. Banana ako. Okay, so mag-proceed naman tayo dito sa last. Nilast ko talaga tong strawberry kasi sabi nila Aliyah masarap daw to. So, tikman natin kung talagang masarap nga. Okay, so yung kanina banana yellow, peach is white. Ngayon naman, of course, it's pink. Okay, kasi strawberry nga. So, amoy strawberry siya. Although lahat naman, no, kung yung banana, amoy banana, yung peach, amoy peach, yung strawberry, amoy strawberry. And the color nga, yung banana is yellow, peach is white, and strawberry is pink. Ayan. Hindi din nag-overpower yung lasa ng strawberry. I think mas nag-overpower pa yung lasa ng flavor dun sa peach. Since mapakla siya, parang mas nag-overpower siya. Pero sa banana and strawberry, hindi siya gaano. Mas more on natikman ko yung pagka-soda niya.
But, sa lahat, yung banana, peach, and strawberry, mas bet ko yung banana since medyo may tamis talaga siya. Unlike ito, medyo may pagka-matabang, parang ganun. Mm. Matabang yung peach and yung strawberry. So, siguro pag ako bibili or babalik dun sa Korean store na pinuntahan namin, banana ang bibiliin ko. And yun yung marerecommend ko sa inyo. Kasi, dun sa peach, sabi ko nga, mapakla siya, strawberry, hindi ako nasiyahan sa lasa niya. Parang peach lang din. Ganun. So, mas nasiyahan ako sa banana, which is weird kasi nga banana, diba? Pero, sarap niya. Mas masarap ko, mas na-appreciate ko yung flavor na banana. Number one ko talaga is banana. Tapos, number two ko is strawberry. Last ko yung peach kasi nga medyo mapakla siya. Pero, the strawberry, kumbaga, sabi nila masarap. Pero siguro sa kanila masarap. Iba-iba naman tayo ng taste buds, guys. Pero, masasabi ko talaga, gusto ko yung may konting tamis. Hinanap ko yung flavor sa kanila. Okay, so, sa banana ko na. Okay, guys. So, yun lang yung ating taste review sa mga Korean soft drinks na ito na iba-iba ang flavor. Sabi ko nga sa inyo, number one sa akin ang banana. Thumbs up ako sa banana. But the other flavors, I don't think so. Kaya, yung banana yung marerecommend ko sa inyo kasi yun yung nagustuhan ko. But then, sabi ko nga, iba-iba tayo ng taste bud. You can try also kasi mura lang naman siya. Ito ay 250 ml na for SR siya. So, mura na guys. Ano lang, parang kakaiba lang. Kasi ako talaga mahilig ako sa soft drinks, lalo na sa Coke, Pepsi. Iba naman, diba guys? So, may flavor naman. In Korean, syempre pag Korean, diba? Kumbaga, gusto mo lahat tikman, lalo na kapag mahilig ka talaga sa mga Korean-Korean. So, yun lang guys, yung ating taste review. Sana ay meron kayong napulot na aral or meron kayong napulot na idea sa vlog na ito. Guys, abangan nyo. Iti-taste review ko din yung palagi kong piniplex na milk tea nila doon sa Korean store din na yun na nabibili. So, guys, ipiplex ko yun sa inyo para may idea rin kayo. Kasi tatlong flavors yung milk tea nila doon. Original, yung taro, tsaka yung strawberry. Lahat si... Strawberry. Strawberry. So, lahat sila masasarap na tikman ko na. Pero gusto ko share sa inyo, guys, para meron din kayong idea. Lalo na yung mga viewers natin dyan na mahilig sa milk tea na katulad ko. Guys, marirecommend ko to. Legit milk tea talaga siya. Marami kasing nagbebenta dito sa Alcobar na mga homemade milk teas. Ayan, pero lasang mga, alam niyo yung flavored lang na powder. Ganun. So, yun. Meron kaming pinupuntahang shop na talagang masarap yung milk tea nila, pero hindi mo malalasahan yung pagka-legit na milk. Ito, yung next na re-reviewin natin na milk tea na nabili nga namin sa Korean store, talagang yun, grabe, legit yung pagka-milk tea niya. Malalasahan mo talaga na imported siya. And syempre, imported din yung pressure niya. So yun guys, abangan nyo yun na bago kami magbakasyon, talagang tatapusin ko lahat ng dapat kong i-vlog. Marami pa ako mga unboxing reviews, mga bags and dress kasi guys, before kami umuwi ng Pilipinas, talagang nag-order ako ng mga dress, ng mga bags para ma-review ko sa inyo. So, yun lang guys. I hope na nagustuhan nyo itong video na ito. Kindly like, comment, share, subscribe to our channel, Team Valencia. Bye! And see you on our next vlog. Nakalimutan ko banggitin sa inyo yung mga nakalagay dito sa kanyang can, which is yung Milkies. Ito yung flavor niya. Tapos sabi doon, strawberry carbonated drinks. 250 ml siya. Tapos, ayan, new feeling of soda beverage. No caffeine, no preservatives, no corn syrup. Yan, tas halal siya. Halal label. Made in Korea siya, guys. Tapos ito, guys, Arabic kasi yung mga nakaano dyan. So, hindi ko na maintindihan. Ayun. Ayun. Pero, sabi nga, made in Korea siya. Ayan. So, yun lang guys yung mga nakasulat sa kanyang lata.